Magsitay po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagdiriwang po natin at sa paggunita sa kapistahan ng mga banal na anghel na tagatanod or guardian angel or guardian angels, tayo pong lahat ay inaanyayahan na hingin ang kanilang patnubay para mailapit tayo sa Panginoon, mailayo sa kapahamakan, at lagi tayong maging banal sa kanilang pagtulong sa atin na malayo sa kasalanan. Ipagdadasal po natin ang lahat ng mga may sakit. Itataas natin sila sa ating mga anghel de la guardia upang sa kanilang pamamagitan at pamamagitan ni Santo Padre Pio ay huwag silang matukso na mawala ng pag-asa at sila'y patuloy na umasa sa biyaya at pagmamahal ng Diyos. Kasama nating ipinagdadasal ang lahat ng mga namimintuho kay Santo Padre Pio at lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga naging kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa, inyo mga kapatid, na luha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan, iyan ay dinig ko na noon pa mang una.
Ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaaring mangatwiran? Sa sanlibo niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabing inuugay ang bundok. Sa tindi na kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig at nauuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw, ang kanyang naitatago, ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan at sa bangis nitong dagat walang ibang makasaway. Ang malaking Dipper at Orion ay siya lamang ang may lalang, pati na ang Pleiades at makakumpol na bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi mauunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan, ngunit di ko mamalas. Siya'y di ko makita, bagaman at naglalakad. Ano man ang gawin niya, ay walang makahahadlang. Ni makapagtatanong, bakit mo ginawa iyan? Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway. Sa harapan ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay. Kahit niyabayaang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringgin kaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Magagawa ba ikaw, Panginoon, ang nangkababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libing ay ipinapahayag? O sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Di mo ba doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita? O ang pagliligtas sa mga lupaing wala ng pag-asa? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. O sa iyo, O Poon, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, O Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo, ika'y nagtatago? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Magsitayo po lahat. Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling yon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Bago po ako magbigay ng o magbahagi ng aking refleksyon ngayon sa mga pagbasa,
Nais ko muna pong i-welcome kayong lahat na nagsadya dito sa Pambansang Dambana upang makalahok sa banal na pagdiriwang ngayong oras na ito. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. I also would like to take this opportunity to greet and pray for all the devotees of Saint Padre Pio, yun pong Vismin group. Ito po yung mga prayer groups ng Visayas and Mindanao na nagtipon-tipon simula noong September 27 hanggang September 30. Nagsimulang magdating noong September 26, and then the conference started at September 27 to 29 at nag-uwian ng September 30. Sa pangunguna po ng organizer ng grupo, yung Mr. Michael Go ng Cebu. Ganon din po sa host diocese, ang Tagbilaran Bohol sa pangunguna ng kanilang obispo, Archbishop Bishop Alberto Uy at Monsignor Efren Bungay. Maraming marami pong salamat sa pag-imbita sa akin at sa konfradiya ni Santo Padre Pio upang makapagbahagi tungkol sa life and relevance of Saint Padre Pio. Special na pasasalamat po kay Mr. Juanito Ong, Mrs. Edith Lim, sa kanyang mga kasamahan, sa kanilang mga kasamahan, at kay Mary Rose Edubas na, at sa kanyang pamilya na devoted din dito sa Pambansang Dambana. Sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat. Sa aminin po ninyo at sa hindi, kapag ka tayo ay dumadaan sa maraming pagsubok sa buhay, kung minsan, nasa-shaken ang ating pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Kung minsan kapag dumarating ang mga ganitong pagsubok, naku-question natin ang wisdom and providensya ng Diyos. Nagkasakit ng maluhang sakit. Minsan tinatanong natin ng Diyos, bakit ako? Wala naman akong ginawang masama sa kapwa. Nalugi sa negosyo, naloko ng ibang tao. Ultimately, ganun din ang ating karanasan. Nagagali tayo sa Diyos at sinasabing, bakit kailangang mangyari ito? Ay ako naman ay mabuting tao. Bumagsak sa career, hindi na-promote, nawala ng pera, nawala ng trabaho at marami pang iba. Ito yung mga occasions at marami pang iba kung saan naku-question natin yung providensya at awa at bait ng Diyos. At maraming mga pagkakataon sa buhay natin na darating ang ganyan. Sa unang pagbasa, narinig natin ang pagdakila at pagpupuri at pagkilala ni Job sa kadakilaan at providensya ng Diyos. Pero si Job ay isang taong malakas ang pananampalataya na dumaan din sa katulad ng pinagdadaanan natin kapag ka maraming pagsubok ang dumarating sa ating buhay. Na-question din niya ang providensya at habag at bait ng Diyos. Una ay namatay ang kanyang hanap buhay. Nasalanta ang kanyang negosyo, yung kanyang pinagkikitaan. Namatay ang marami niyang hayop, nalugi sa negosyo. Pero nanatili siyang matatag. Sumunod ay namatay ang miyembro ng kanyang pamilya, isa-isa. Hindi pa rin niya kinwestiyon ng Diyos. At ang sumunod ay siya mismo ang nagkasakit.
itong mga one after the other na pagsubok na ito, ay siyang nag-odyo kay Job. Para somehow, tanungin at questionin ang probidensya ng Diyos at ang bait at habag ng Diyos. Sinulsulan pa siya ng kanyang mga kaibigan. Ang damdamin niyang ganito ay sinulsulan pa ng kanyang mga kaibigan. Pero dahil sa kanyang pagpapakumbaba, hindi siya dumating doon sa denial of the existence of God. Dahil sa kanyang mapagpakumbabang disposisyon at pagkilala sa sobrang kabaitan at pag-iral ng Diyos, hindi siya nabulid sa pagtanggi at pagmamahal ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa sa mabuting balita, iyan ang paanyaya sa ating lahat, mga kapatid. Maaring marami sa atin na naririto ngayon ay nagdududa rin at kino-question din ang pagmamahal at pag-iral ng Diyos dahil ang pagsubok ay one after the other. Maaring ang marami sa inyo ay dumadaan ngayon sa matinding pagsubok. Pero aminin ninyo na kahit ito ay nagdadala sa atin sa pag-question sa kabaitan at pag-iral ng Diyos, ito din ang nagpapakapit sa atin para hindi tayo bumitiw sa Kanya. Kababaan ng loob ang tawag diyan. Na siya ding naging saligan at kapitan ni Job nung siya ay dumadaan ng maraming pagsubok sa buhay, kaya hindi siya nawala sa biyaya ng Diyos. Kaya hindi siya nawala ng pananampalataya. At dyan tayo dinadala ng ikalawang pagbasa. Maging mapagpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Lalo na kapag hindi natin naintindihan ang pagkilos niya sa buhay natin. Bakit tayo ang nagkasakit? Bakit tayo ang naloko? Bakit tayo na mabuti at walang hangad kundi gumawa ng kabutihan sa kapwa ang niloko ng iba at pinagsamantalahan ng kabutihan natin? Sa halip, nasisihin natin ang ating sarili at ang Diyos, maging magpapakumbaba tayo na siyang paanyaya ng ating ikalawang pagbasa. Let humble decision be our opportunity to trust God wholeheartedly and hope that one day everything will pass. We just have to surrender everything to God. Diba ang sabi nga ni Padre Pio, do not worry. Lahat ng problema natin ay lilipas. Ang mananatili ay ang ating pagmamahal sa Diyos at tiwala sa ating sarili. Gaano man kalaki at kabigat ang ating pinagdadaanan, kapag solid ang ating tiwala at isinurrender natin ang lahat yan sa Diyos, walang anumang mabigat na problema na hindi natin kayang lampasan. And it requires humility, humble disposition, like a child, in order to arrive into that inner disposition. Ang sabi ng mabuting balita, tularan natin ang mga bata. At ganun ang paanyaya sa ating mga kapatid ngayong umagang ito. Maging mapagpakumbaba tayo. Ang bawat hamon at problema sa buhay natin is an opportunity to be humble before Him and surrender everything to God. And
that disposition will certainly make a difference sa buhay natin. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihilog na lamang po sa buslo. Kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikas sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay, pula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw, ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya yung pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, ang mga anghel at arkanghel ay di makapagbawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga upo, napapuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. O sana sa sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama natin sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng Hinihiling namin kami aja sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kawalian at kapangyarihan.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libunan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga mata, minamahal kita.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na paring ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrel, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwala ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Sa darating na January 2025, ay sasuportahan ng pambansang dambana ang gaganaping 129 Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP dito sa Arsidiosis ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mga mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Meron po mga sobre na pinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpulong na ito. Maraming salamat po. Ika-apat, ngayong Sabado, ika-lima ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ika-lima ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwan ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya.
Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kahanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhating sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong sa una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thank you.